Assalamualaikum guys, welcome back to my channel, Tan Courage Vlogs. Kumusta kayo guys? Inshallah nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. And don't forget to say Alhamdulillah all the time. Kasi guys, meron na naman akong ibabalita tungkol sa India. Pero bago ang lahat guys, yung mga bago sa channel ko, my name is Zai. I'm a Filipina and I'm married to an Indian man. So yun guys, marami na rin akong mga vlogs tungkol sa updates na nangyayari ngayon sa bansang India. Gusto ko kayong i-inform na kung ano yung mga nangyayari doon dahil marami tayong mga kabayan din doon na nakapangasawa ng Indian and yung mga OFWs din. So yun guys, today or tonight itself, kaya ako na pa-vlog kasi nag-PM sa akin si Sis Belle Ishii, yun. Isa siyang Pilipina na nakapangasawa din ng Indian and nasa India sila ngayon. So yun, tinatanong niya kasi kung meron ng flight papunta rito ang galing sa India. Yung tinanong ko kung nasa India nga sila kasi hindi ko sure nung una. Yung sabi nga niya, nasa India daw sila. So sabi ko sa kanya na today, sinabi sa akin ni Imran, nung asawa ko, na in-extend daw nila yung travel ban sa India, palabas ng India. Any nationality palabas ng India is hindi pwede hanggang June 14. Yun. So, ang nasabi lang sa akin ni Sis Belle Ishii is nakakatakot na raw kasi sa India. Kasi, guys, after ng black fungus, nagkaroon ng white fungus. Ngayon naman, may yellow fungus. Yan. So, I'm not sure kasi ang asawa ko, taga Mumbai, so sabi niya, medyo nagiging okay na raw yung sitwasyon sa Mumbai. So yung mga lumalabas na ganitong mga bagong sakit na naman, nakita siya sa first case niya, nakita sa Uttar Pradesh. Yun. So yan, may mga kabayan din tayo dyan sa area na yan. So yun, ang yellow fungus guys, bibigyan ko kayo ng konting information tungkol dito sa nag-i-spread na fungal infection na naman ito. Okay? Nakukuha to guys, una sa lahat, sa maruming paligid. Okay. Sad to say, kahit anong gawin natin, talagang ito daw yung cause ng mga fungal infections. Yung maduming paligid. And, for this yellow fungus naman, nakukuha daw siya sa unhygienic places nga, and contaminated food. Means, yung mga maduduming pagkain din. Nakakalungkot guys, kasi hindi pa nga sila nakaka move on sa black fungus na pataas ng pataas yung cases, and then sinabayan pa na ito ng white, and lastly naman ngayon, sana last na lang to itong yellow fungus. Okay? Ano ba yung mga dahilan din nito? Kaya nade-develop yung yellow fungus na to. Guys, kasi ang overuse daw ng steroids, number one epekto to. Okay? Tsaka yung overuse ng steroids and overuse ng antibacterial medication. So, ano ang nangyayari kapag may yellow fungus ka? Okay? Ina-atake nito ang internal organs mo. So, ang internal organs, bigla na lang siyang yun, bigla ka na lang mawawalan daw ng ganang kumain. Okay? Mapapansin mo yun, all of a sudden, mawawalan ka ng ganang kumain. And, meron ding cases na totally, na wala ka talaga, hindi ka talaga makakain. Ayun yung mga nangyayari. And, may lumalabas daw na pus. P-U-S. Means, nana. Ayun yung mga mangyayari sa'yo kapag nakapitan ka na itong yellow fungus na to. And, kung yung white and black fungus daw, guys, ay nakakakos ng facial deformity, okay, itong yellow fungus naman, pwede siyang magka-cause ng organ failure. Means, totally dead organ failure mo. So, ganun ang mangyayari. Ang mga vessels mo ay mamamatay bigla. So,
one of the symptoms din na may yellow fungus ka. Okay? Bukod sa nawawalan ka ng gana kumain, and ito pa, feeling mo lagi kang pagod, you feel so exhausted kahit wala ka namang ginagawa, kahit nakatulala ka lang doon sa bahay niyo, pakakala mo pagod na pagod ka. Alam mo yung feeling na yung mga may mga naglilihi dyan, yung feeling na buntis, yung stage na 1 to 3, yung first term mo, yung parang pagod na pagod ka kahit wala ka namang ginagawa, ganun yung pakiramdam daw ng merong yellow fungus. And sudden weight loss. All of a sudden, bigla ka nalang nag-weight loss. Ayun yung ibig sabihin nun, most probably, meron ka ng yellow fungus. And, for now guys, ang ginagamot nila dito sa India is antibacterial medicine. Ayun pa lang ang ginagawa nila. And, ito pa pala guys, yung isa sa mga symptoms din, bukod sa paglabas ng nana sa katawan, may mga cases na ganito guys ha, hindi lahat, pero may ito yung mga cases. And, medyo matagal daw gumaling ang sugat. So, parang diabetic patient, no? Parang ganun yung mahirap gumaling yung sugat. So, ano pa ba? Guys, syempre, sinasabi ko naman sa inyo kung bakit ko ito sinishare sa inyo lagi. Kasi, syempre, nasa stage din tayo na pwede rin, okay? Nasa situation tayo na pwede din. May possibility din na kung ano yung nangyayari sa bansang India, eh baka mangyari din sa atin. Kung hindi tayo patuloy na mag-iingat, kung hindi tayo patuloy na susunod sa mga protocols, kung hindi tayo patuloy na susunod sa ating mga LGUs, mga local government units. Okay? So yun, sana makita nating maging ehemplo to para maiwasan natin ang paglaganap ng mga ganitong sakit, ang mga fungal infection na to. And, guys, yun nga, isa rin sa mga nagiging cause nga nito, bukod sa maduming paligid, is yung improper use ng oxygen. So, yun guys, may mga kabayan tayo sa India, patuloy tayong magdasal para sa safety nila. And sana, from black fungus, naging white fungus, ngayon yellow fungus, sana hanggang dito na lang yung tatlong kulay na yun. Huwag lang dumagdag pa. Dahil mahirap mag-recover kung patuloy na may umaatake pang panibagong disease sa isang lugar. So yun, okay na naman daw yung mga ibang cities. Yun na nga lang, madalas ang cases sa ganito nga yung sinabi, nabanggit ko sa ibang vlog ko, yung Uttar Pradesh area. Sinabi ko nga na may mga kabayan din tayo niyan, Pilipinas. So, yun guys, sana may nabigay ako information sa inyo. Okay? So, patuloy pa rin tayo magdasal at mawala na tong pandemic na to. Hindi lang para sa India, kundi para sa Pilipinas na rin and para sa buong mundo. Tsaka ito para sa mga Pinay na gustong umuwi dito from India, stay muna kayo sa bahay. And inshallah, dumating din yung time na makauwi na rin kayo dito sa Pilipinas kasi tingin ko mas safe pa rin ang Pilipinas compared dyan sa place nyo. Yun lang, sana huwag kayong lumabas ng bahay and pray. Ayun lang ang pwede natin gawin ngayon, to pray. Yun lang. Okay guys, till our next vlog, my name is Ai. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Okay guys, bye!